Hey guys, what's up? It's me back again, Zylan. Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, this is all about Shopee. Yes, it's all about Shopee again. And then napansin ko kasi na may nag-comment doon sa video ko na all about Shopee regarding sa printer na ginagamit natin. So for today's video, I will be sharing you guys the printer that I am using lately. So, ayun na nga ang balita. Ito, nakaluwag-luwag na tayo and nakapag-order na nga since napakahirap dito sa Shopee na kung wala kang gamit na printer. I-share ko sa inyo ang aking thermal printer na ginagamit. Thermal printer na ginagamit ko ngayon, ito yung box niya. I'm so happy na i-share ko ito sa inyo. Ito yung box niya. This is the thermal label printer. Yan yung model niya, guys. And as you can see, kung mapapansin niyo, is naka-box pa yan. Napaka-convenient niya. Hindi ko na kailangan isipin pa kung saan kukunin yung waybills ko since napakadali na. And napakadali na ng buhay ko. Actually, hindi ko ito nabili kung saan-saan lang. Nabili ko ito sa mismong warehouse. And then, ilalagay ko yung page nila kung saan ko siya nabili. Nabili ko siya 3,280. Yes, 3,280. Pero, may kasama na siyang 500 pieces na sticker na A6 size. Kasi nakita ko sa Shopee na yes nga, sale nga ang thermal printer sa Shopee. Kung bibili mo lang kasi yung pinaka-body niya, it is worth 3,000 pesos. Yung pinaka-body lang, wala pang label or yung sticker or depende sa thermal printer na bibili mo. Kung USB type ba siya or Bluetooth type lang. Kasi merong ganun. And then merong dual na USB and then Bluetooth type. Itong binili ko is both. Bili ko lang siya sa halagang 3,280 plus 500 na with 500 sticker na A6 size, diba? So, Shopee kasi makakabili ka ng ganito na bone. Pero, yung sticker niya or Weeble sticker is nasa 200 pesos lang. I decided to bought this na since kailangan ko na talaga para sa mga rush orders. Kasi before, ang ginagamit ko lang, nagpiprint lang ako sa papel. As in guys, sa papel lang ako nagpiprint. Actually, sa office pa nga yun eh. Doon lang ako nakikiprint sa mga mabutihin. May printer dyan. Black and white and ginugupit ko, dinidikit ko. And yun lang, ganun lang siya guys. So, medyo napapatagal kasi asikasuin ko siya kinabukasan and then mapapaship ko siya the other day. Napaka-hassle na or alam mo yun, may waiting time kasi tayong tinatawag sa Shopee na dapat ma-meet natin yung ganun as a seller and then dapat hindi tayo makapag-ship ng super late. Dito sa video natin, papakita ko sa inyo yung unboxing and procedure kung paano siya ini-install. So, let's open the box. Ito na. Pagka-open nyo kasi guys ng box, sorry, medyo nabuksan ko na kasi ito, syempre. Kaya medyo magulo na siya. Ang bigat kasi niya guys, ng mismo man, is nasa 1.5. Pagka-open nyo, meron agad na ganito. Aray ko. Ta-da! So, ito is label stand or sticker tray. Nakakabulong. Ito yung binubuo, guys. Yan. Binalik ko lang siya since wala pa naman akong ulit orders na super dami. And then, hindi ko naman siya kailangan. So, ito guys. Yan. Ito yung sticker natin. Yan. Ito yung free natin na sticker. Dito na kayo bumili sa shop na to. I recommend this shop kasi bukod sa meron ka ng 500 pieces. Saka ang dami guys. Ubus mo ba ito lahat? Diba? After opening the box, ito ang ating USB cable guys. Para bukod sa Bluetooth, pwede nyo siyang magamit sa PC or sa laptop. Yan. So, we have here the power adapter and the power cable. Umiilaw to guys. Yan. Ito nakikita nyo yung ganito. Yan. Umiilaw yan. Yung dulo kasi nito guys, ganyan siya. Triple yung dulo niya. And then, ganito yung kabila. Sasasak nyo to dito sa isa. Drive this to guys. Pag, yan. Pwede nyong isalpak if ever kailanganin. And then, yan. Instruction manual. Actually guys, malaki to. Super laki nito. With OR tayo guys. Yan. Pinauaran natin. And hindi mawawala. Hindi mawawala sa loob ng box. Yan. Wala na oh. Yan. Ito ang ating printer.
So, ayun guys, i-demo ko sa inyo kung paano ko siya ini-install and kung paano tayo makakapag-print gamit itong ating thermal printer na super budget-friendly. Yung pinaka-cable natin, yan. Bili na lang kayo ng ganito guys kung if ever hindi rin tatluhan yung saksakan nyo. After masaksak itong ating power cable, yung likod niya kasi is ganyan guys, oh. And then yung kaninang sinaksak natin na tatluhan, igaganto lang natin yan. As you can see guys, umilaw siya. Yan, nakailaw siya kung makikita niya yan. Plain ko lang guys yung mga bahagi niya. So ito guys, ito yung saksakan ng ating USB cable yung kanina, ito. Yan. If ever kailangan niyo siyang i-connect sa laptop or sa PC, and then ito yung saksakan ng ating power cable kanina na para siya gumana. Of course, hindi naman siya gagana kung hindi siya nagsaksak. And ito yung on-off button kasi hindi mo siya mapapagana kung hindi siya, kung wala siyang power, di ba? So, sa gilid, sa ilalim, wala na. Yan. And then, dito sa harap, yan, kung mapapansin nyo, meron siyang nakasulat na ganyan. Power, error, and then feed. Itong power, kapag sinaksak nyo na yung power cable, iilaw siya. Itong error, kapag may something or naipit yung, let's say, yung sticker mo, mag-i-error siya. Hindi siya matutuloy mag-print. And then, kung gusto mong lumabas yung na-error sa'yo, pindutin mo lang itong feed, lalabas siya ng kusa. Yung kaninang umiilaw natin, power cable, isasaksak lang natin to guys. Dito sa likod, yung kanina. Yan. Pagkasaksak, i-click lang natin to. And then, ibig sabihin, nag-error siya. Yun lang yung loob kung ano yung nag-pa-error sa kanya. Patayin nyo lang, on-off nyo lang, and then alam nyo, minsan naglulukoy yan. So, itong loob naman ng ating thermal printer. Yan. As you can see, ito guys, is mainit. Once na naka-on siya, since naka-on to, mainit yan guys. Hindi natin pwede yung hawakan. Yung magkabilang gilid lang to, sabihin nyong ipepress yung push para mag-open and close siya. So, yan guys, okay na ang ating thermal printer. Ito yung feed na sinasabi ko kanina. Napansin nyo kanina guys na nag-error siya kasi kailangan niya ng Weebill sticker kasi ewan ko naglulo ko siya ngayon. So, ito yung feed na sinasabi ko. Pindutin natin yung feed. Yan. Yung feed is yung continuous lang niya na paglabas. Ganito lang guys mag-print dito sa ating thermal printer. Kailangan nyo lang guys na mag-download ng app or yung mismong instruction manual. Naka-indicate dito, yan, yung QR or yung pagda-downloadan nyo for iOS and then Android. Yan. Search nyo lang sa Play Store yung print label. Print label. Print label. Ayan. Yung nasa unahan guys, ito yung gagamitin natin. And then, open mo lang. Na-download ko na pala siya. Alaw. Meron na kasi ako nakasave dito guys na Weebill sticker natin. Nagsisave kasi ako if ever kailanganin ko. Kami mga orders, nagsisave talaga ako. So, naka-PDF siya. In order for you to connect dito sa ating sa thermal printer, syempre kailangan nyo ng app. So, open nyo lang itong app and then, makikita nyo yung, yan, portion na tatluhan dito sa gilid. Yan. Click nyo lang yan and then print PDF. And then, yan. Lalabas na yung sinave natin, guys. So, click mo lang itong Airway Standard Local. Yan. Yan yung pangalan lang dun. And then, tada! Makikita nyo dyan, guys, ang information. Actually, guys, ito is nakaset na talaga kung anong size yung gagamitin mo. Meron ditong print mode, default, and then watermark. I recommend na mag-default na lang kayo since hindi ginagamitan ng ink itong ating thermal printer. Sa heat lang kasi siya naka-base. Yung default kasi sakto lang yung kulay na ilalabas niyang ink. And then yung watermark is sobrang tingkad. Pero papakita ko na rin sa inyo yung difference para makita niyo kung anong itsura ng default and then watermark. So ito, naka-default na rin yung size. Ipiprint na lang natin. Print natin. And then, makikita nyo dyan, guys, na not connected. Syempre, hindi mo siya mapiprint dito sa thermal natin kung hindi naka-connect. So, click mo lang yung connected. And then, search. May lalabas dyan na Bluetooth printer. Yan. With IP address. Click nyo lang yung Bluetooth term niyan. And then, makikita nyo dyan na connect successful.
So, ayan, since ito, mapakita ko sa inyo yung difference ng default and then watermark. Ito, kinlik ko yung default para makita nyo. And then, print and then, one copy lang. Ayan, guys, since nakakonect na, and then, click mo lang yung OK. And then, search yung kanina. So, click natin yung Bluetooth printer and then, dun tayo magmuna sa default para makita nyo yung difference nilang dalawa. Click OK. Lalabas na yan dyan. Ta-da! And then, yan. Back natin and then, click naman natin yung watermark. Nakakonect na and then, print lang din. Medyo matagal, guys, pero worth it naman. Ta-da! Exit mo lang yung app and then tapos na tayo, guys. That's all dito sa app using cellphone. And then ito ha, mainit to, guys, kaya huwag niyong hawakan yung portion na yon. Meron na rin tong cutter. Ta-da! Off na lang muna, oh, 'di ba? Ang init ng ilalim niya, guys, kaya hinay-hinay kayo sa paggamit nito. Ito yung difference, guys, ng default. Kung mapapansin nyo, guys, sa ating default, yung kulay niya is saktuhan lang ba? Hindi siya sobrang tingkad. And then, ito naman ang ating watermark. Sa default kasi medyo may pagka-crack-crack yung kulay. Pero, yung details naman, yun ang talaga yung pinaka-importante. And then, yung QR code. So, ito ang ating watermark. Mapapansin nyo sa watermark, all clear, guys. As in, super clear, napakalinaw, walang putol-putol. Compare dito sa ating default. Yan. Yan silang dalawa, guys. O, diba? Napakalaki ng difference. And then, mapapansin mo talaga kung anong pinagbago. Also, you can connect naman this sa PC or computer. Nood na lang kayo ng tutorial. Napakadali lang naman. Kailangan nyo lang siyang i-install sa laptop or computer. Ako kasi ngayon, mas kailangan ko yung dun sa mapapadali ako. Ito kasi, yung case ko kasi, since computer siya, nakastay lang siya sa isang tabi. And then, kung yung thermoprinter is dito ko siya i-install, mag-stay lang siya sa isang tabi, which is ayoko kasi ng ganun. Wala lang, gusto ko lang siyang katabi, ganun. Para kung mag-print ako, hindi ko na kailangan tumayo-tayo, nasa tabi ko lang siya. Yun lang yung pinapoint ko, guys. Pero it's up to you kung gusto nyo or not. Pero dito ako sa mas mapapadali talaga ako. So, that will be all for today's video. I hope you guys enjoy watching this video. Don't forget to put a thumbs up and hit the notification bell para lagi kayo updated sa mga i-uploads ko. If you have any suggestions, comments, recommendations, please comment down below and then sasagutin natin yan isa-isa. Sana marami kayong tutunan dito sa video natin for today. And then, sana sa mga mag-a-avail dyan ng printer or seller na mag-i-invest talaga sa printer, kagaya ko na nag-invest ako sa printer since kailangan ko to and then lifetime ko tong gagamitin since no ink needed. Please follow me to all of my social media accounts, Facebook, TikTok, Instagram, and then my Shopee store, and then I will follow you back, guys. That will be all, guys. Bye. Like and subscribe.